Hi everyone, we are... Hi Milan! So we are currently here at Nicoli? Yes. Yes, and we are celebrating with someone because someone came back from America and he will be staying here for 15 days. Mm-hmm. He's a relative and we are just visiting him because in 15 days, he will be back again in America, right? Yes. Just food. Just eating. And people was looking at you. Why? Because you look very pretty today in this kurta. Did you take your picture in this kurta? No, I didn't. Well, you should. Do I look pretty? You look very pretty in this kurta. Look at me. What do you want? Huh? This is the kurta, guys. Yes. I don't know if this is looking very pretty, but in the afternoon, it was looking very pretty. Yes, it's look very when pretty. I was it's wearing... because of lack of light, maybe not, but... You look very pretty in this kurta, pink one. They're looking at me. Maybe they're thinking that I am foreign. Like, I am different, that's why. It's like that, guys, no? Tell me if you guys are from Philippines and you are here in India and you are getting the same experience, right? Yes, people will look at you because you look different. Yes, I think they're just looking at me because I look very different as compared to them. Like Chinese looking. That's true. So that's it, guys. You're just waiting for someone because someone will tag along with us. Because we have to go to their house also. They said, no, you come until here. You must have to go visit our house also. Okay. So that's why they're tagging along. So we will not be going back to Rajpipla as soon as possible, no? You wanted to eat that ice gola, but you cannot eat anymore. They are smart. They want to go in our car so they can, they can bring us to their home, right? Yes. We cannot actually shoot videos from their house because they are a little bit conservative still. Everyone, no? So, as you guys noticed on our video, we are not showing other people's houses when we are visiting them. Because we don't know if they're comfortable to be in camera and in video. And if it's allowed on their family rules to be posted online or internet. Because some of the kids here don't even post pictures, right, Milan? Girls especially. Because they are afraid that someone might use their picture on, not everybody, it's improving. Bad things, but those conservative family are still like that. And many people I know are still like that. Even Janu, no? Conservative family. Janu don't even post picture, Janu guys. Janu don't post. She just post story. No, we don't mind that much. But she just don't post on Facebook. She doesn't even have Facebook account. Oh, doesn't even have Facebook, guys. Because you know the Marites. She like Instagram. No, because the aunties are on Facebook. The chismosa are on Facebook. That's why she don't use Facebook. So kids here use Snapchat, Instagram. Yes, Snapchat and Instagram. Other applications where there's no Marites or chismosa. Yes. So that's it, guys. Bye bye. Tell me if I'm looking pretty in this dress. Tell me. Milan is saying no. You are looking pretty. I will go back to my diving position. We are waiting for them and they're taking so long, guys. Chalo. Oh, chalo. They are here now. Bye-bye. What are you doing? What is that? Buko juice. I made buko juice. I don't know, Milan. Do you know about this in India? Not in India, but in Philippines, we drink a lot of... Even I drink a lot of buko juice. Before I go to college or there is break time, I always drink buko juice. Let them try if they like. It's just... Isn't it different color? No, because in Philippines, they use magic sugar. Basta. Did you put sugar inside? Yes. I did not put milk, guys, because I don't know if they will like the one with milk or the plain one. But I will try them next time. Try karo, papa. Hanes, che, tame na ijuto. Naigam tu. Na bay. Me banalis. Leli? Na chale. La mega meche na igam tu pachi na ibanawis. Malay. Na igam. Nariyal juice ache biju kai nahi. Biju kai nahi. Kosa nahi. Na kai kasun.
Try only. નારિયેલ પાણી જ છે ના ભરેલા મને કશું નાખ્યું નારિયેલ નું કોપરું છે બીજું ચમચી થી કોપરું કરે મમ્મી અહીંયા મુખ તમારું મુખ મસ્ત છે નહીં એટલે મસ્ત લાગે છે નહીં ગમતો ફિલિપિન્સ માં સેમ ટુ સેમ મુટો જ્યુસ ગિવ મી ડોન્ટ ફિનિશ એવરીથિંગ ઇટ્સ ગુડ especially because of Indian summer it tastes more tastier than papa nahi gamto jordar che mummy jordar na chale tame nahi gamto na kai nahi me puro kar de aa bau bavech che che andar she don't like it but papa like it tame nahi jutta મસ્ત છે ને મિલન ઇટ્સ લાઈક ઇન ફિલિપિન્સ ના ફિલિપિન્સ હાય એવરીવન સો વી આર ગોના વોશ અવર કાર ટુડે and our Milan Baya is currently putting it patras. I don't know, naubos na ang English ko, guys. I am very afraid that this will fall down. Don't you think? If there is heavy vehicle, then you should put it here. Then we are doomed. Kay na i-charge. I think you should clear the dust first. Keep on putting water. Really? Yes, because it will stick to the car. Milan is very lazy guy. Very, very lazy. Cannot even get his own water. Asking me to get water. You are hiring a special maid? Really? Really? Why are you talking to Milan Bayalog light? Or Milan Baya, respectable Milan. Ah, Milan. Look at your respectable Milan Baya. Pudding host. What are you doing? What do you call this one? Host. What do you call that one? Pipe. Same. You call that host. What? It's a pipe. What is your joke? So they can laugh. Yeah, tell them. I'm gonna pipe you, pipe. Milan Baya is asking me to do this one first because the dust will stick. I don't know. But because you're not washing every day. I'm washing it. So, no. So before he put water? The dust will stick. See, guys. But the top part is very gando. I don't know how to remove it. Oh. We have workers, so he's going inside now. Let me do my work, guys. Bye bye. I'll see you later. So our Milan Baya is cleaning the car, huh? Cleaning the tires. Very gandu, no, Milan? Obviously. How many days we did not... Because India is very dusty, right? Oh. How many days we did not clean this car? For 3 days now. Yeah. Oh! I finished the front part already. But I'm gonna clean it again.
જોરદાર ગાડી ચકચક આવી તમે તો જોરદાર છે આ તમે જોયું જો ઇટ્સ લુકિંગ ગુડ નાઉ ગાઈસ નાઉ ઇટ્સ લુક ક્લીન નો વેરી ક્લીન How I did it, guys? How was it? Look at it, Jusa. Everyone, so for today, tapos na ang ating pagkain. Ang niluto natin ay paneer. Wait, pakita ko ng maayos sa inyo. Our food for today, this is paneer. Inside is tomato and ano kasing tawag doon? Pepper. Tapos, there is a different rotli for mommy and papa. This is Ferrari rotli. And tingnan nyo ang dude namin, guys. 3 liters. 3 liters. And dito, ito naman yung mga rotli para sa amin. Because today is Agyara, so there's this thing na iba ang pagkain nila or sometimes they are not even eating. Depends on what fasting they sometimes are doing. Sometimes don't even drink water. Or other people are drinking water only, no, not eating food. But with mommy and papa, they're eating Ferrari rotli and some food that can be eaten in Agyaras. Grabe ang init ngayon sa India, guys. Buti na lang talaga yung bahay ni Milan. Gawa siya sa wood. So, kapag talaga sasarado mo yung pinto, magiging malamig na siya. And alam nyo, may chichismis na naman ako. Diba, lagi akong nakikipagkwentuhan sa kabilang bahay. So, may nabalitaan ako sa mga tao doon. Bakit pakalat-kalat yun? Pabayaan na natin yan. So, alam niyo yung ano? Alam niyo yung kapitbahay namin dito na pinakita ko sa video na isang... Kung napanood niyo yung mga videos ko, may isang video ako, guys. Hanapin niyo kung gusto niyo makita kung sino yung tutukuyin ko sa chismis na to. So, gusto ko lang din kasing i-share yung story niya para may matutunan tayo. Kasi feeling ko importante na matutunan natin to, especially kung nakapangasawa tayo ng mga Indiano or mag-aasawa kayo ng Indiano. Pero pwede nyo rin siya ma-apply sa mga buhay nyo kahit na Filipino yung mga asawa nyo or ibang lahi. So dito kasi sa kapitbahay namin, meron siyang dalawang anak, isang babae, isang lalaki. So bale, sa kanilang magpapamilya, lima sila. Tapos, mayroong isang matanda. Napansin ko may isang matanda. Ay, well, dalawang matanda. Oo, lima sila. Yung tatay, yung nanay, tsaka dalawang anak, tsaka yung matandang babae. Wait nga, i-construct ko muna ng mahis. Ako din nalilito eh. May dalawang matandang babae dito sa kabila, di ba? So, yung dalawang matandang babae na yon, yung mga asawa ng mga yon magkapatid. So, ang nangyari, patay na silang dalawa eh, pero naunang namatay yung isa. So, ang nangyari, yung isang babae dito na matanda, na kinakatulong siya. Kasi alam nyo, dati siyang maraming pera. Like, kung nga rin yung ari-arian nila is 30. Tapos, hinati yun, dalawang magkapatid na lalaki. Diba? Ang sabi ko sa inyo, kapag dalawang magkapatid na lalaki, hahatiin yung mga ari-arian nila. So, dapat, 15-15 sila. Ang nangyari, yung matandang lalaki na kapatid niya, kinamkam lahat yung mga ari-arian. Tapos, yung pinangalan sa kanila lahat. Eh, yung babae, walang anak. Walang asawa, siya na lang mag-isa. Wala ding pamilya sa iba kasi namatay na. Kasi nga mga nasa 70 na yung edad nila. So, namatay na. Naawa ko sa sitwasyon niya ngayon kasi kinagawa siyang katulong. Parang napansin niya, naglalabas siya nun sa isang video, nung vinidyohan ko, diba? Ginagawa siyang katulong, siya yung nagugas ng plato, siya yung naglalaban ng mga damit. Tapos kapag kumakain, hindi man siya sinasabay sa pagkain, guys. Tapos alam niyo yung tulugan niya sa kusina, hindi man sa mismong loob ng bahay. Nakakaawa yung sitwasyon niya. Ito yun si mother-in-law. Who, coach? Tinitignan niya akong nagsasabi-sabi dito, alis sila. So, ayun. Bayad sila ng bill. Kuryente. Siya, Tome? Electric bill. Shalo.
ba tayo? Pasensya na, na-interrupt yung pagkukwentuhan natin. Umalis kasi sina mother-in-law. So, kailangan kong tumayo dun sa harap to say goodbye to them. Ganun. Ganun dito, guys. Ngayon ko lang din natutunan to. Dati sa Pilipinas kasi, pag lumabas na sila ng bahay, di ba? Sige, bye-bye. Ganun na lang. Pero sila dapat talaga kailangan mong ihatid hanggang sa ano. Kung gusto mo lang naman. Pero ayun nga. Nung unang pagkakita ko talaga dun sa bahay nila, kasi kumakain kami sa bahay nila nung bago makasal kami, pinakain kami. So, hindi ko alam kung sino yung parang magmamano ako, yung paghawak sa paa. Hindi ko alam kung sino. So, nakita ko siya nung time na yun. Tapos sabi nila sa akin, huwag kang magmano. Ganun sabi nila sa akin. Bakit? Sabi ko, kasi matanda siya, di ba? Usually sa atin, pag matanda, talagang magmamano tayo. Yung parang hawak kayo sa paa nila, ganun. Yung mano sa atin ganun, sa kanila pag hawak sa paa, sign of respect. So, akala ko talaga katulong siya nung una. Kasi naglalampaso siya, naghuga siya ng plato. Tapos, sinong ko si Milan kung sino nga. Sabi nila, kapatid nga nung asawa nung matanda dito. So, magmula na, nalaman ko yung istorya. Tapos, nakita ko yung kung paano siya tratuhin. Alam mo nyo, pati dito sa mga kapitbahay, ganun lang pagtrato sa kanya. Kasi siguro dahil wala siyang pera, wala siyang ari-arian, wala din siyang respeto dito sa mga nakapaligid na tao. So, ang ginagawa ko na lang, hindi ko alam kung pangit ba yung ginagawa ko. Pero lagi ko siyang kinakausap. Hindi ko alam kung pati yung reputasyon ko mapapangit dahil nakikihalubilo ako sa kanya. Pero naawa kasi talaga ako na parang iniiwasan siya. Anong mapapala ako sa'yo? Wala naman ako makukuha sa'yo. Bakit kita ako kakausapin? Bakit ako tatabi sa'yo? Bakit ako gagawa ng good relationship sa'yo? Tapos ang napansin ko, marami siyang suot na alahas pero lahat imitations. Parang hindi lahat totoo. Ayun, nakakaawa. So, ano yung lesson na gusto kong sabihin sa inyo? Kung sanang yung asawa niya, tinransfer yung kahit kalahati man lang nung 15 hektarya ng lupa. Kahit kalahati man lang sana, hanggang ngayon, settled yung matandang babae, no? Dati talaga siyang millionaire, guys. Isipin nyo, isang hektarya ng lupa, magkano? Depende pa kung nasa roadside, di ba? Yung lupa. So, ang kinanong ko si Milan kung paano yung sa amin. Yung paano yung distribution ng mga property kay mami at saka kay papa. Kaya sa mother and father-in-law ko. Ang sabi ni Milan, well distributed daw. Kasi ayaw nilang mangyari yung nangyari dito sa matanda dito. So may property si mami sa Rajpipla, may property si mami sa bukid, kalahati ng mga hektaryang lupa nila nakapangalan kay mami. Minsan nga nakapangalan lang kay mami, wala si papa. So talagang minimake sure nila. So may mga stocks kami sa mga sugar factory, may mga bonds kami doon. Tapos may mga deposit, fixed deposit kami. Talagang minimake sure nila na inaalagaan nila yung mga babae dito. Kasi pag may mangyaring masama sa lalaki, anong mangyayari? Matutulad siya dun sa kabila. Diba? So, ngayon, hinihintay ko lang din ang aking mga papeles para matransfer din yung iba sa akin. Kasi syempre, paano kung may mangyari kay Milan? Para ma-secure din ako. And hindi ko kailangan manghingi ng pagkain sa iba, manghingi ng pera sa iba. Talagang pinoprovide nila lahat. Sobrang thankful ako sa family na to. Kasi talagang alam nila yung ginagawa nila. And I don't want to break the news yet. Kapag naumpisahan na kung ano yung mga dapat. Basta, surprise guys. Watch out for our next vlogs and future vlogs. Kung ano yung mga kaganapan sa buhay namin. Sana ma-touch yung mga puso nila. Na sana bigyan siya ng kahit 3 hektarya man lang ng mga kinamkam nila sa asawa niya. So, yung kapitbahay kasi namin dito, hindi ko gusto yung ugali talaga. Sugapa. Tapos, laging, hindi naman sa nagre-reklamo ako, pero naiinis ako sa ginawa nila dun sa matanda. Lahat ng ang mga alahas, kinuha, sobrang milyonary talaga, guys. Milyonary talaga yung babaeng minaalipin nila ngayon.
Sabi ko, ba't wala kang ginawa? Eh, pamilya nila yun eh, sabi nila. So, family matters. So, hindi niya nila pinakialaman. Kasi ano nga bang magagawa nila? Wala naman sila magagawa pagdating sa documentations and all, diba? So, you make sure guys, ha, kung may mga property kayo, sabihin nyo sa mga asawa, mga magiging asawa nyo or sa mga asawa nyo na ipangalan yung ibang property sa inyo kasi hindi natin malalaman yung bukas kung anong mangyayari. Ngayon, nasa taas ka, sooner or later, nasa baba ka kasi sa mga unforeseen circumstances. Mas mabuti na yung maging handa tayo guys kaysa sa maging makakaawa tayo at the end of the day. Ayun lang. Thank you guys for watching. I hope sa mga videos ko tsaka sa mga chikahan segment natin may nalalaman kayo. Kasi gusto kong malaman nyo kung ano yung madadatnan nyo dito sa India and maging huwag kayong ma-culture shock kung ano yung mga kaganapan dito. Ayun lang. See you tomorrow. Hoy! Mag-subscribe ka! Pak puro nood.